Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Pinamagatang Tempted. Sir, can I have some words with you? Lakas loob na sabi ni Julia kay Brandon. Of course, meron din akong sasabihin sa iyo. Ani Brandon na humarap kay Julia. Sir, pwede po bang kalimutan na natin ang tungkol sa nangyari nung gabing yun? Kasi it's making me uncomfortable. Tsaka kung hindi ko lang po talaga kailangan ng trabahong ito, ay hindi naman po ako papasok. Kaya nga po kailangan ko. Naiilang lang po kasi ako minsan eh. Paano po pag nalaman ni Ma'am Kate? Sir, mag-focus na lang po tayo sa trabaho at kayo po ay sa kasal ninyo. Nahihiyang sabi ni Julia. Sa kasal? Sila lang naman ang may gusto nun eh. Wala akong pakialam dun sa kasal na yun. Julia, hindi siya. Hindi pa tapos magsalita si Brandon nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Oo, OTW na kami papunta dyan. Calm down. Ani Brandon sa kausap niya sa kabilang linya. Diyan ka lang. Bago pa dumating ang director nila ay nandyan na kami. Pinatay na niya ang tawag. Ine-expect nila tayo dun? Tanong ni Julia. Oo, kaya dapat bago makatating ang director nila ay nandun na tayo. Buti na lang walang traffic. Bulong ni Julia sa sarili niya. Napatingin siya kay Brandon. Nasa salas ang tito ni Julia habang nanonood ng TV. At ang asawa niya ay nasa taas lamang. Isang nakakalungkot na pangyayari, isa na namang politician ang namaalam na. Ani ng isang newscaster. Umupo ng maayos si Philip at nag-focus sa pinapanood na balita. Ang isang politician na si Nico Morales ay natagpo ang patay sa kanyang kwarto habang natutulog silang mag-asawa. Ipinagtataka ng kanyang doktor kung bakit biglaan ang pagkawala nito dahil nagpa-check up pa ito 2 araw makalipas bago ang insidente at wala namang nakitang kahit ano. Bago dalihin sa mortuary ay nagsagawang muli ng test ang doktor pero wala siyang nakitang kahit anong dahilan ng pagkamatay nito. Maging ang mga pulis na nag-imbestiga ay wala ding nakita. Habang nakikinig ng balita, ay tila nagsasaya na ang loob ni Philip. Natural death indeed! Another mission accomplished! Makukuha ko na ang kontrata sa wakas! Masayang sabi niya sa sarili niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Edward ang tumatawag, ang isa niyang anak na lalaki. O anak, kamusta na ikaw? Ang iyong mga kapatid? Masayang bungad nito. Hello Dad, I'm fine. Tungkol kay Ma'am. Ani Edward. Oh, anong nangyari sa Ma'am mo? Sabi niya hindi niyo daw siya pinayagang pumunta dito. Ate Elise need her right now. Nobody can take care of her like I'm her own mother. Alam niyo naman na may edad na din ang mother-in-law niya. Madali na lang naman po yung hinihingi niyang 2 months. Pinipilit niyang mapapayag ang kanyang ama na payagan ang kanyang ina nang pumuntang London. So, tinawagan ka ng Ma'am mo para tawagan ako, no? No, Dad. Si Ate Elise ang nagsabi sa akin na tawagan ka. Man to man. Kasi hindi ka naman nakikinig kay Ma'am eh. Alam mo na ang mangyayari.
Pinatay na ni Philip ang tawag at ipinatong ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Wala na ba akong karapatan ngayon sa asawa ko? Iiwan niya ako dito at pupuntahan niya si Elise at magtatagal pa doon ng ilang buwan? Bakit? May asawa naman siya. Bakit hindi na lang siya mag-hire ng nurse? Galit na sabi niya sa sarili niya. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at umakyat ng hagdan patungo sa kwarto kung nasaan ang kanyang asawa. Kausap ng asawa niyang si Cheryl si Elise sa tawag. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa hindi pagpayag ni Philip sa kanya na pumuntang London. Hindi niya alam na natawagan na ni Edward si Philip tungkol sa issue na yon. Hindi kilala ng mga anak nila ang ugaling mayroon si Philip. Bata pa lamang ang mga ito ay inilayo na agad ni Cheryl para hindi na nila mamana ang ugali ng ama. Just calm down, anak. I will talk to him. Hindi niya lang maunawaan na ibang alaga ng sariling ina. Alam mo naman ang dahilan ng dad mo. Mag-hire ka na lang ng babysitter. What are you saying, Mom? Hire a nurse or a babysitter? No, Mom. Kailangan kita dito. Please, unang apo mo to. Nagmamakaawang sabi ni Elise sa kanyang ina. Mabuti kung pumayag ang dad mo. Pero kung hindi, ay gawin mo na lang yun ha. Hire a babysitter. Pero kakausapin ko pa rin siya ha. Ano ba ma'am? Ba't ba ganyan si dad? Parang ginagawa ka niyang slave. Hindi lang naman siya ang may asawang umaalis ng ilang buwan na. Mabilis lang naman yun. Bilang na bilang lang namin kung ilang beses kang pumunta dito dahil sa ayaw ni dad. Elise, calm down. Biglang pumasok si Philip sa kwarto at sumenyas na gusto niyang kausapin si Elise. Anak, gusto ka daw kausapin ng dad mo. Hello my beautiful daughter, kamusta naman ang apo ko? Tanong ni Philip. Good morning, Dad. Ayos naman po siya. Medyo galit ang tono ng boses nito. Alam ko na ang tonong yan, Elise. Tumawag na sa akin si Edward. Kani-kanina lang. At nakikinig din ako sa pinag-uusapan niyo ng mom mo. Nagbago na ang isip ko. Pupunta kami dyan ng mom mo next week. Mag-stay kami dyan for 2 weeks, okay? 2 weeks, Dad? No! Pwede naman ikaw ang bumalik dyan after 2 weeks pero si Mom. She will stay here for 2 or 3 months. Anak, hindi pwede. She's my wife. Kaya dapat nandito lang siya sa tabi ko. Nandiyan naman ang asawa mo para mag-alaga sa'yo ah. Dad, hindi lang naman kayong maiiwan ng asawa nang ganun katagal. Please, Dad. Yung iba nga, taon pa. Accept the 2 weeks or hindi kami papariyan kahit kailan. Alam mo namang may trabaho ako dito. Baka gusto mong sa video call na lang namin makita ang apo namin. Pasigaw na sabi ni Philip sa anak niya at pinatay na ang tawag. Sige, gawin mo yan ang gawin at siguradong ni isang anak mo ay wala nang tatawag sa atin. Galit na sabi ni Cheryl sa asawa. Bakit? Kaya bang iwanan ni Elise ang asawa niya ng ganun katagal? Papayagan ba siya ng asawa niyang umalis ng ganun katagal? Galit ding sabi ni Philip sabay labas ng kwarto. Tumayo si Cheryl sa pagkakaupo sa kama at nagpunta sa may sofa. Nagliwat siya ng wine at naupo sa may table. Binuhay niya ang laptop at nanood na lamang siya ng movie nang tumawag naman sa kanya si Marcus. Hello Marcus, bakit napatawag ka na naman? Hindi namin maintindihan kung anong nangyayari dyan ma'am. Uuwi ako dyan.
bago pa man niyang sinasabi ninyong 2 weeks na yan. Ani Marcos, calm down anak. Huwag ka na pumunta dito. Hayaan mo, paparyan ako. Saka na natin pag-usapan yan. Ani Cheryl sa mahinahong tono. Nakababa na si Philip sa salas at umupo sa sofa. Tumunog ang cellphone niyang nakapatong sa lamesa na inalisa niya kanina bago umakyat sa taas. Hindi niya kinuha iyon dahil malamang ay isa na naman sa kanyang mga anak ang natawag. Isa sa mga katulong niya ang nag-abot sa kanya nito. Sir, may tumatawag po sa inyo. Check who is calling. Pag-isa na naman yan sa mga anak ko. Ay ibalik mo na lang yan doon. May director sir ang nakalagay. May director? Akin na. Inabot agad sa kanya ang cellphone niya at sinagot ang tawag. Hello, how is work going? Ang kausap ay ang director ng kumpanya niya. Work is going very well, sir. Kanina pa po akong tumatawag sa inyo pero hindi naman kayo sumasagot. Sasabihin ko lang po sana sa inyo na napa-approve na po yung kontrata natin. Ipapasend na po nila lahat ng kailangan pati pera at sisimulan na natin. Ani ng director. Wow! Good news! Sige, pupunta lang ako sa office. Tumayo siya sa kinatatayuan niya. Okay sir, I will be expecting you. Congrats po sir! Thank you. Minomonitor po pa rin ba ang million contract? Yes, sir. Once po na maipasa yun sa president, ay approve na po yun at diretso na sa MMO company. Okay. Alam mo yan ang pinakamalaking kontratang may ipasa dito sa bansa. Hindi yan barya lang, kaya dapat mapa-approve na yan. We know po, sir. Okay, sige. Magbibihis na lang ako at mamaya ay nandyan na ako. Ani Philip at pinatay na ang tawag. Kakadating lang ni Brandon at Julia sa kumpanya. Bumaba agad sila ng sasakyan at pumasok na sa loob. Nilapitan agad sila ng taong nag-aantay sa kanila. Good morning, sir! Buti po at nakarating kayo agad. Wala pa po ang director nila. Umupo na agad sila sa kung saan sila mag-uusap ng director na iniintay. Dumating na ang iniintay nilang director at naglalakad na ito papunta sa loob ng kumpanya nila at dumiretso sa opisina kung saan sila ay nagmi-meeting. Pinagbuksan siya ng kasama niyang bodyguard at humakbang ito pahuli nang papasok na ang director. Sinarhana niya ang pinto nang makapasok ang director at nanatiling nakatayo sa may pinto. Naghanda agad ng tsaa ang secretary ni Brandon para sa director at inilagay sa table at tumayo sa gilid. Mr. Brandon from MMO Company has been waiting here for you. Ani ng secretary. Okay, get all the necessary documents ready on the table before I get there. Okay po, sir. Tinawagan na niya si Brandon at si Julia para sumunod sa kanya, papuntang conference room. Naupo sila at ipinaghanda sila ng secretary ng tsaa. Matapos yun, ay umupo na din ito. Maya-maya pa, ay bumukas na ang pinto at pumasok ang director kasama ang bodyguard nito. I'm sorry for being late. Ani ng director. No problem, sir. Ito na po yung mga documents. Inabot ni Brandon ang hawak na documents sa director.
Naisend na to sa akin dati. No need for it. Inabot niya pabalik kay Brandon ang documents. May gusto ka bang sabihin para naman ganahan akong pirmahan to? Ani ng director. Yes. My company is among the top 5 companies here in the Philippines. Lahat ng inipresent namin sa inyo ay totoo. All my workers are professional. Ani Brandon. I know. Is there anything else you want to say? Sir, you know our company always create employment opportunities. Natigilan siya sa pagsasalita nang tingnan siya ni Brandon ng masama. Natila ba gusto siyang patigilin ito sa kung anumang gustong sabihin niya? Continue. Ani ng director. Makuha kaya ni na Brandon ang tiwala ng director? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!